I am the king's loyal servant, but God's first. We delivered a privileged speech in Congress last night. Dahil sa kailangan may magsalita na siguro galing sa Kongreso, tungkol sa patuloy na ginagawa ng ating Pangulo na para bang gusto niya sirayan ang pundasyon ng Simbahang Katoliko. Masakit eh, ting maririnig natin yan, nadidirail tayo, maraming mga Pilipino ang nagdaramdam dyan. Pero hindi lang siguro makamagsalita, pero ako itong kuling ko eh. It is our duty in Congress as a member of Congress representing no less than Buhay Party List. And that's kami ang aming advocacy as a culture of life and based on our faith, which is the Catholic faith. Yung aming tinutulak ay yung matibay na pananampalataya ay sa kagustuhan nating bandang buhay ng Pilipino. Catholic Church is founded by no less than Jesus Christ. Remember, He came down to earth and established this church. And upon this rock, sabi niya, I will build my church. Rock, bato. And that's it's an impossible dream for anyone to say they will destroy the Catholic Church. It has been in existence for more than 2,000 years. It will continue to exist as committed by Jesus Christ that until the end of time, the Church will be with us. Ang tanong ko nga kay Pangulo eh, bakit nag-aaksaya ka ng panahon? Pwede naman tayo magtulong-tulong sa mga programa mong solusyon sa problema ng bayan. So that's the reason why we spoke, to remind the President. Maganda siguro pagtulong-tulungan natin ang kailangan ng ating mga mamamayan, ng ating bayan, ng paglilinis ng Manila Bay, at marami pa. Marami pang mga problema ang Pilipino na pwede natin pagkaisahan, pagtulungan. Pag tama kayo, you can rely on Buhay Party List, Mr. President. Pero pag mali kayo, it is our duty to point it out to you and hoping you'll realize that the Catholic Church is not your enemy. Jesus Christ will never be your enemy. Our God is unquestionable. Pati ba naman yung Holy Trinity, kine-question ninyo. Medyo tatawanan mo na lamang dahil there are many things in life and in our faith that one cannot, will not be able to answer, Mr. President. But you cannot answer it with insults and belittling. The belief and the firm conviction of those believing in the Catholic faith. Let us live on the good side of life. That's what you should impart to all our people, especially the young. All done with a good intention of helping possibly bridge the president position and that of those who are ready to defend with our lives, even our faith in our God. Alam mo, nabanggit ko at ulitin ko, ha? Ang naaalala kong passage palagi, pag si Duterte ang naririnig kong nagsasalita ng ganyan, at sa sinasabi nila yung hindi sumasangayon, kumakalaban. Hindi po. Hindi natin kinakalaban si Pangulo. Pero, yung words ni St. Thomas More when he was being tried and he refused to follow the king's order to violate their laws. And sabi niya, I am the king's loyal servant, but God's first. Yung saan ang panaigin ng mga Katoliko. Sabihin natin sa ating leader kung mali dahil meron tayong Panginoon Diyos na dapat nating higit na iginagalang.